Salamat sa Diyos.
Ito yung din na natatakpan ang isang bato. Ang sinigang bato sa ato ng Jesus, sumagod si Martha, Panginoon, nangangamod na po siya ngayon, apat na araw na siyang patay. Sinabi na Jesus, hindi ba sa ating kusunod na mong malalami kayo sa akin, ay makikita ko kung gaano na bakilang Diyos. At nalis sila ang bato. Tumingala ko siya nagpapasalamat ako sa iyo sa mga pinilip mo. Alam mo, lagi mo ang puno. Ngunit sinasaan ko ito dahil sa tama ko sa pinilip ko. Kung magmaniwala sa mukaw ng suko sa amin, pagkasama ko ito sa mga mga nasa o lumabas ka. Lumabas ka sa nasa o na pumulot ang aking pamilip ang kanyang mga kapalang ka. Ang kababalong ng Panginoon ang kanyang mga, ginagin niya sa isang kanila. Kalagyan niyo siya ang pagpakalaya. Marami sa mga kong dumalong ni Maria na siya nakita sa ginawa ng Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagpulihan na namin ang Panginoon ng Jesus Kristo. Sumainyo Pastor. Ano ba? Yung daliw
pagsinabi natin ay hindi siya ito sa kaduwagan ng pagkilos ng ito ay isang pagkilos ng Diyos. At kaya ang gawin ng Diyos na siya muling pabuhay. Kasi bakit? Bumuhay siya ng mata. Bumuhay siya ng mata. Pero ang ibig ko sa mundo ito ay hindi na tayo kumamabay sa ibig ng ito. Hindi ko. Para lang pakamamaya sa sabihin natin na buhay namin sa ibig ng hindi makalang buhay. Hindi. Kumpredo yun sa pagkat sa ating naon natin. Ito ay temporal na word. Pag sinabi natin yung temporal, ibig sabihin, temporal. May hanggangan. May expiration na bumulo. Hindi tumatagal ang kaluwas. Pero kahit sa parang ng Kristalo lang, kaya nyo magbigay ng buhay. Pero hindi sa buhay dito sa ulit nito, ang buhay na tayo sa ibigay. Kasi yung buhay na tayo sa ibigay na ito. Ang buhay na walang napag-usap. Walang acceleration rate. Hindi kailan na makukulo kapag binuhay na ng Jesus. Hindi na muling mamamatay kasi binuhay na ng Jesus. At yun ay hindi sa tayo na tungkol sa tungkol sa kapilang buhay. Yun ang nais na ibahawi sa atin ng buhay. Kaya sa mga nangyong ay patay na Kristo yung sa ating tumisin kasi ito'y katatapos ng buhay, katatapos ng pamamaya. Ande, ande, umabot na kapatang mo natin sa pagpapuhay kay Lazaro bilang pamamaya sa atin ang ayat na buhay kay Jesus sa patay at kaya na ibigay ang na siya'y puling pabuhay. Pagkakaroon na siya mamatay sa Diyos at kaya na ibigay ang buhay na walang hanggan sa sino man sa atin. At kapag magbibigay niya ng buhay na walang hanggan sa atin na rin, hindi mo ito for the truth. Hindi niya ito nilangan para sa ilan na ako. Ito'y nais niya ibigay sa lahat. Kung depende na lang ako sa atin kung tatatapin natin. Kasi baka isipin nyo kayo ako, takot tingnan yung maliligtas. Okay? Yung panayan ay pinayan ng buong pinawag ng mga lupos ng lahat na sumasang malapan. So, sa kanya, any bank is included unless pangyayahan. Ito ay para sa lahat. At hindi lang ako nagpapalagot sa kanilang buhay. Ano yung mga pagkakamang mga magkakamang mga pagkakamang mga ito? Ano yung kakayang ibigay ko? Yung mga salitang inang, kung mga Pope Francis kasi sa mga magandang pinaliwanan ng Pope Francis sa ito. Na yung ako, na muling pagpapuhay ng aking Panginoon sa Kristo at ang kanyang pagpapahayag kay Lazaro ang aking pagpapuhay ko. Na dapat ipakita na natin na rin, we should be seen as children of the resurrection. Mga anak ng muling na buhay. Ano ba tayo? Mukhang ba tayo ang babae? Sabi na ni Pope Francis, ayaw mo kayo mga mukhang galong sa lakaw. Kung tayo ba tayo ang pagpapa ni Lazaro na sa kuweba ng kamatay. Ano ang mukha ang ibinibigay namin? Mukha pa tayo muli na mukha. Do we wear the face of the resurrection? Dinadala ba namin ang mukha ng muling pagkabuhay? O baka ang dala-dala natin ang mukha ng kamatay? Kaya yun ang bahagi ng mga mga ay pagkaya, hindi mo sa atin, isang pag-usa na kayo sa atin,
hindi tayo yung mga anak ng kamatayan. Kaya dapat, hindi pag-ibahagi ng aming kalinangan sa pagkulos natin sa salitin na ito. Kaya lang yung pagkakulong natin yung bahagaya. No? Na ginagawa namin ng mga pag-ibahagi. Kasi tayo ay mga nilikha mula sa muling pagkabuhay. Hindi tayo mga mapapatay. Ngayon yung binigay sa ating Diyos ang mga ng muling pagkabuhay. Hindi na po ba? Ngayon siya na po sumasalamin sa atin yung buhay na itinagalaw ng Diyos sa laso at sa sumubang pinagkakit ng buhay na walang hanggan, na mapanahon ba sa ating mukha ng muling pagkabuhay o na mapanahon ba sa ating mukha ng kamatayan. Yung bahagyo rin ng pagkilos, maalim na ang iba, parang mukha ng kamatayan kasi bakit na gusto yung kamatayan, na gusto yung kaparusahan ng kamatayan. Tayo ay namin ang kapanusahan ng kamang may kapay. Sige, yun ang dala ng aking karalangin. Buhay. Buhay na walang kapanusahan. Ang buhay na walang hanggan. Kaya hindi nilalangin natin sa harapan ng buhay naman. Nilalangin na mga kamangin na huwag sa aking makita sa aking pagkilos ng harap. Ito yung mga anak ng Diyos.
Thank you.
Ama namin ang kapagay ng mga dalangin ng mga amin sa loob mo sa mga nagalapat ng palangkaya ng siya ay iyong gawin kalisan. Pagundahan na sa pinagliliwang ng pagkakay ito sa pamamitan ng Yesu Kristo. Kasama ang Espiritu sa ato ang pasawa ng mga tayo. Amen. Sa may loob ang Panginoon. As sa may loob. As sa inyong puso at iwan. Ito tayo na lang sa Panginoon. Hindi naman ang magbabas na ako na ito mga kanyang kalis. Hindi kanyang pinasalamat. Pinibod niyang kalis sa inyong mga lalagad. Ang kami ng lahat ito ay pinibod ang kalis na ang tumulong ng panggawag ng ang pagkakal. Ang aking tumulong ay ang buhos para sa inyo at para sa lahat. Sa inyong pagpapatawa ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aaral. Thank you.
Kung yan po ang dito na yung simbahan, mas yan mga madam, pinagali na rin ang buhay ng pagkabing pagkakasunod sa iyo. Glory mo kami magsalo-salo sa kanyang katawan ng buho ng Kristo sa Espiritu Santo. Di at maniisang katawan ng isang diwa kay Kristo. Kami na ngayon kami ng mundo na araw pa na ako nakatalila sa iyo. Tulungan naman niya kami magkabing papana kayo sa tinanang Diyos ang mahamagod ng Maria. Isa mo siya na kanyang esposa, na mga apostol, mga paladin, at yung isa na lahat ng mga manal. Isa ng Martin, na aming inaasang lahat ng puso para sa aming kapakanan. Ama, ang buong na ito ng aming pagkakasunod sa iyo, nagpuman ang mga kapayapan ng kalikasan. Para sa buong na ito, ipatalim mo sa pagkakarataya ng pagkibig ng iyong simbahan ng lalapag sa lupa. Kasama na yung import sa Papa Francisco, binagantura ka ng mga puso na ng mga kapalihan. At ang hindi mo sa kailangan, ipin mo ang mga